Meron ding mga instances na nagoyo kami. Unfortunately, we trusted someone na we thought is a relative and talagang mapagkakatiwalaan, ganyan. So lahat ng inipon mo sa isang iglap na wala? Wasn't to the point that we had to sell na the house. Controversial ngayon. I know, oh my gosh. Talaga, diba? Who would have thought, no? Itong mga nangyayari ngayon sa Tito Vic and Joey, lalo na yung problema nila sa Itbulaga, how does it feel? If you're not happy, why stay? When the time comes na i-guess ka dun sa kabila, gusto ko nilang i-guess sa programang yon. Will I go? Will you go? No, I don't guess sa any show na katapat ng Itbulaga. Pero hindi ka ba nahirapan? You know, starting all over again is no joke. It's not easy. I cannot forget this article, title ng article na yun na Aiza Seguerra, tomboy na laos pa. I will never forget that. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to Tiktok with Aster, Amoyo. Sa araw nito, mga kaibigan, ay isa na naman pong sikat at kilalang personalidad ang ating makakakwentuhan. Singer, songwriter, actor, director, musician, record producer, at marami pang iba. Mga kaibigan, kapag naririnig nyo ang awiting pagdating ng panahon, sino ang naalaala nyo? Mga kaibigan, let's all welcome Aiza Seguerra! Hello sa inyo lahat na nanonood ng TikTok with Tita Aster. Hi, Tita. Thank you. For the second time, minus Lisa. Yes, minus my wife. Yeah. Minus your wife. Kumusta ka na, anak? Ito, medyo under the weather kasi I have asthma, di ba? Pag nagbabago talaga ng panahon dito sa Pilipinas, so pag tag-init, tapos biglang ngayon, tag-ulan, grabe yung attack. So, and every time I get an attack, always my throat. So, lagi akong napapaos. The reason why I have you as a solo interviewee, kasi gusto ko yung buhay mo. Inspirasyon ang buhay mo sa ating mga viewers. You were 3 years old in 1987 nang magsimula ka. Yes. Sa controversial ngayon. I know, oh my gosh. Talaga, diba? Who would have thought, no? Diba? That was 1987. Yeah, 35. 35 years ago. Oh, 35 years na yon. Yes, I celebrated my 35 years last year. So, oh, wow, yeah. So, turning 36 na this. This September. August ang anniversary. Yes, oo nga pala. Nasimula natin yung Itbulaga. Balikan lang natin. You were 3 years old. Whose idea was it na mag-join ka sa Little Miss Philippines? Barkada ng mga magulang ko po. Kasi my mom and my dad, hindi talaga sila big fans ng TV. Eh. Mas radyo sila. It was actually yung tropa ng mga magulang ko na nagsabi na, "Oy, Dick, Karing, ba't di niyo isali ang anak niyo sa Itbulaga sa Little Miss Philippines?" And hindi pa nila alam kung ano yun. And then, ayun, pinanood nila. Tapos, I think that's when my mom brought me to tape office. Siyempre, wala lang kami sasakyan. Naka-jeep lang kami. Dumating kami sa sobrang aga, ayaw kami papasukin ng guard. Ang auditions daw, after 8 Bulaga, paso, mga 3 o'clock, ganyan. And nandun kami siguro ito yung sa Xavierville? Yes po. Okay. Eh, siguro mga 9 a.m. nandun na po kami. Wow. Sabi ng mami ko nun sa guard, parang, hindi ba kami pwedeng dyan na lang muna maghintay, tumambay. Eh, sabi ng guard, parang, hindi pwede, ganyan. So, sabi ng mom ko, eh, kapag umuwi kami, hindi na kami babalik. Kasi nga, mahirap yung sakayan ba? So, sabi ng guard, sige, dun na lang kayo sa canteen. So, the whole morning, hanggang bago mag-audition, sandun lang ako, sa sobrang kulit ko nung bata ako. Sobra nga, sobra. Yeah, diba? Okay, I'm sure nakita niyo yun. Ang cute-cute, oo. Oh, pero ang cute-cute. Parang, ang kwento ng mama ko, during the time na we were there inside tape, or at least sa cafeteria ng tape, parang nagpe-perform ako, ganyan. So, ang daming taong nanonood sa akin, na empleyado ng tape office. Doon nag-start. So, nakukyutan talaga sila sa kakulitan mo. Tapos, naalala ko po, after na nung auditions, mahilig ako sa Mercedes-Benz. Mm, so, wow. Chedeng yung tawag ko ng bata. So, may chedeng nun. Oo. So, sabi ko, kanina yan. Hindi ko alam kay Mr. Tuviero pala. Pero sobrang bayat si Kacho, yung driver niya nun. Sinakay ako. As in, hindi pa ako kasama ng Bulaga. Audition, nag-audition mo lang ako. Sinakay ako doon sa sasakyan ni Mr. Tuviera. Umiikot kami sa loob ng parking lot. Okay. Doon ko rin first time na meet si Mr. T. To nakita ka eventually Mr. Tuviera. Opo, kasi sumakay ako sa kotse. Nanalo ka ba noon or a grand final? Hindi ka nanalo, diba? I was a grand finalist. I think as third runner-up. Pero this, Miss Metro Manila. Miss Metro. Pero despite that, naging miyembro ka ng Itbulaga. Oh, yeah, but hindi pa ako dumiretso sa Bulaga nun. Di ba may pre-programming ang Bulaga nun? Kompletos Recados. Yes. Ayun, nag-Kompletos Recados po muna ako. Mm-mm. And then, Bulaga. 10 years ka rin halos sa Itbulaga. More than. More. Because I stopped being
a regular part of the show nung nag-high school na ako. Kasi whole day na yung school eh. Oo. Unlike nung grade school ako, hanggang 12 lang. So, I remember ang routine ko noon is, let's say, 7 to 12 school. So, from my school, buti na lang, di pa grabe yung traffic noon. Lilipad kami papunta sa Celebrity Sports Plaza. Oh, oh, oh. Eh, school ko, Green Hills. Oh, oh, layo ng biyahe, di ba? Oh, oh. And then, eat bulaga. And then, after ng taping na or shooting. You know? Kasi RPN9 pa ito eh. Yeah. RPN9. Pero ikaw ba, gusto mo talaga mag-join or talagang napilitan ka lang dahil sinabihan kang... Neither. Because I think I was super young na. Especially nung time nung kabataan ko. Ngayon kasi iba na yung mga bata ngayon, yes. Di ba? Nung kabataan ko, I didn't even know what I was doing. Parang laro lang. Laro lang siya. Oh, it's all play. Oo. Laro lang siya talaga for me. That's siguro that's what made it so natural and fun. Walang pressure, walang ganyan. Wala yung kailangan kong manalo dito para, ano mo yun, para sa pamilya ko. Hindi siya ganun eh. Talagang, akala ko naglalaro lang ako. Naiinis lang ako no kasi kailangan ko nakagown. Itong mga nangyayari ngayon sa Tito Vic and Joey, lalo na yung problema nila sa Itbulaga. Siyempre, galing ka dyan sa programang yan. Apektado yung mga tatay-tatayan mo. So, how does it feel? While I know that there will always be two sides of a story, yes, correct. My loyalty remains with TVJ, wherever they are and wherever they will be. More than anything, it makes me sad. Sana pwede pang naayos, right? Ako naman, I go by the saying na if you're not happy, why stay? Correct. Diba? Kasi parang, I think umabot na rin sila doon. I mean, not just the side of TVJ, but the side of the Halos host din. It's not really working out. So ako parang, why stay if it's not working? It's like any other relationship, Tita Aster. Correct. Mag-asawa kayo. I agree with you. Hindi na kayo masaya. Anong gawin, kahit anong gawin nyo, they tried to fix it, but they're not happy. May mga pagbabago, but I think this will be for the better because they both can move on and, kumbaga, do what they love, diba? Which is entertaining the people. Nung una mo itong mabalitaan, syempre, being an Itbulaga baby, ano ang naging first impact sa iyo? Parang unreal siya, tita. 44 years na, diba? And, parang, ha? Parang, andun ako na, diba? Ha? Parang nangyari yun? Parang, nangguna talaga ako. Mm-hmm. I mean, diba, it first came out as a parang, was it a blind item? I don't know. Yes. Something like that. So, parang doon ko nabasa and then people have been asking me and I'm like, hindi ako privy sa detalye. Wala akong alam, sa totoo lang. Would think na, di ba sa atin, sa industriya natin, we see Itbulaga as an institution already. 44 years is not a joke in this industry, right? Yung mga ganun, minsan di mo na may isip na magkakaroon pa ng mga ganitong klaseng issues eh. So, nakakagulat siya talaga. Did you go out of your way to reach out to Mr. T, o lalo na sa TVJ? Well, I reached out sa Tita, mm-hmm. Tita Mads. Mm-hmm. Of course, I wanted to ask how Mr. T is. More than anything, he's like a father to all of us. Alam mo yun? Kumbaga, whatever it is, no, whatever papers say, na parang, oh, si the other party, sila yung talagang may bigger share, ganyan. Masabi ko that it was really Mr. T who took care of us, all of us. That's why, ganun na lang din siguro yung sakit na naramdaman ng buong grupo when they decided to, I don't know the right word, to retire him. I don't know, but yeah. Pamilya ang pamilya sa inyo lahat. Pamilya talaga. I haven't been a regular ng Bulaga for a long time, but pagpupunta ko doon para mag-guest minsan-minsan and he's there, parang wala nagbago. So of course, it's made me sad. Ako walang galit, walang anything. It's just sad that it happened. Lalo na ikaw, kasi sabi ko nga, you are an Itbulaga baby. Maybe yeah. Walang Aiza Seguerra ngayon kung walang Itbulaga. Oh yeah, I mean, hindi lang maybe, it's true. That's where I started. And lahat siguro, marami sa mga kaalaman na ina-apply ko ngayon, hindi lang sa career ko as a singer, actor, but now that I started directing, I mean, when I started directing, I even sat there sa Bulaga with Tita Pooch, with Direct Poochie. Sabi ko, I started directing na, can I observe you? Okay, dito ka sa taas. Okay, ito, ito yung ginagawa ko. Ito. So, ganun sila eh. They really train people. A lot of who I am now is because of them. May balita kasi, well, I think by this time, siguro, nakapagsimula na ang TVJ sa bago nilang programa sa TV5, di ba? Yeah. When the time comes na i-guess ka dun sa kabila. Ano kabila? Sa Itbulaga na naiwan sa GMA or ng tape. Let's say, gusto ko nilang i-guess sa programang yon. Will I go? Will you go? No. Like what I said, hindi ko tatablahin yung TVJ. Oo. Kahit ano pang show. Because of course, di ba? I mean, I'm friends with Showtime people. But when they would ask me, can you guest here? Sabi ko, I will always say, napasenso na po, but I don't guest sa any show na katapat ng Itbulaga. Wow. And it's even in my contracts, like, na nakalagay doon na any show na katapat ng Itbulaga, hindi ko sasama. Ganon ang taas ng pagpapahalaga at respeto yeah, mo sa ano TVJ. Siya, it's a no-brainer, tita. Yes, yes, yes. Talagang yes. Second nature siya. I understand. Yeah. Siguro yung experience ko is very different. Mm-hmm. Kumbaga, hindi lang naman ako naging part ng show na oh, nag-host ako. Pamilya talaga. I really treated them as family. Yes. Like, to the point na, you know, I would have weekends sa bahay ni Tito Vic with his kids.
sila Oyo, sila Ate Danica. Kulang ng galang maging soto ka eh. Exactly. So, it's because of that. Hindi dahil, alam mo, mm-hmm. It's because of my personal relationship with them. That's which why. Which is understandable. Yeah, so parang, ako lang naman, I don't like it when, you know, when I see people getting bashed because they're part of the new show. Parang, we need to work. Wala this naman is, silang kasalanan. Exactly. No? This is our job. Alam mo yun, kumbaga, yes. They don't have that kind of relationship naman, I guess, with the TVJ. Or, walang problema yun. It's just that ako, hindi ko yung gagawin. But that's just me. And I have my personal reasons. Growing up, parang naging second father mo na talaga si Vic Soto. Yeah, kasi oo. Because of okay ka eh. Oo, di ba? Yeah. Kasi talagang naging tatay mo many times over, bukod sa okay ka, kahit sa pelikula, yes. Ha, ilang beses mo siya naging tatay. Mga enteng kabisote, di ba? Yes, diba? Kasi ano, tita, more than the role of the father and child, it's really the in-between moments that we have, in-between takes. Di ba, alam mo naman sa shoot, grabe yung mga tenga natin doon, di ba? The conversations, the moments that is shared, that we shared ni Tito Vic, within those tambay moments, tenga moments, it made us closer. Dumating ka sa awkward stage ng age mo. Yeah. Diba? Na medyo nawala ka ng konti. Medyo matagal din, tita. Matagal ba yun? Because I think I was 13 when when Okay Cafe Rico stopped. Nakabalik ako pagdating na ng panahon na eh. 2001. Yeah. Oh, matagal-tagal nga pala, diba? 5 years. But prior to that, naging child superstar ka. Yeah, but the higher you are, the greater the fall. With the help of your parents, sina Daddy Dick at saka si Mami Karing, of course, Daddy Dick is gone, inalagaan nila ang kinikita mo. Hindi sila katulad ng ibang magulang na they splurge. Sabi ko rin na meron ding mga instances na nagoyo kami. Pero ibang tao ang gumawa. Ibang tao, of course. I mean, not my mom and dad. Yes, I mean, yes. Kaso, nagoyo kami. Yes, so, nawala, marami rin nawala na, ano din, nahirapan din kami. Anong stage to? This was during that time because I remember, I wanted my own room. I remember that because dati kasi doon sa bahay namin, nasa isang kwarto lang kami nila mommy and daddy. Ito rin sa Sampaloc dati? No po, sa Cubao. Cubao, yeah. Cubao. So, okay. Pinarenovate namin yung bahay. Unfortunately, we trusted someone na we thought is a relative and talagang mapagkakatiwalaan, ganyan. Eh, hindi. Basically, halos na limas yung pera namin. Oh, because my. Of this woman. So, parang we had to start all over again. Are you talking of millions? Yeah. Wow. Talagang sumadsad kayo. Sad-sad? Oo. Uh-huh. Eh, nahirap nun kasi nung sumadsad kami, ito yung time na halos wala na rin akong work. My dad was working, but syempre government. So, mm-hmm. It's very different. So, lahat ng inipon mo, parang sa isang iglap na wala? Yeah. As in, to the point that we had to sell na the house. Oh my. Kasi we owed so much debt na hindi na namin mababayaran. And ako sabi ko, ako for me naman, andun ako sa, I'd rather sell the house, pay the person na pinagkakautangan natin, kesa nagbabayad tayo monthly sa kanya at hindi natin, ay, sa ating kukunin yung pera. I'd rather start all over again. Kasi if I start all over again, I know kaya ko yun. Paano ka naka-recover? Magdating ng panahon, pero ano ba rin? 2001. Yeah. Huminto ka ng 2013. Well, that's the thing, tita. I didn't really stop. I was still working. Alam mo na. Pasulput-sulput lang. Papiso-piso. Alam mo na yun, yes, di ba? Yes. Siyempre, alam mo naman sa trabaho natin, di ba? Roller coaster ka dyan eh. Di ba? Merong times na good, may times na hindi. So, nung times na hindi, I was still working. Like, I still had soaps. Pero, alam mo yung star power na tinatawag natin na, pag kunyari, let's say, in-invite si ganito, ang dami taong pupunta, ganyan. Ito, kahit nasa isang lugar ako, halos walang taong nanonood. Kasi ganun siya. So parang, I had to start all over again. Kasi parang yung fans ko nung Aiza Seguerra na maliit, parang I felt that time. Nawala. I felt that time. Nawala sila. So kailan mo binalikan yung college? Hindi pa rin ako tapos. Ay, hindi mo ba natapos yung sa UST? No, hindi pa. Conservatory ka ba or... Nag-shift ako. So ano po ako muna? Conservatory of Music. And then, 1 year lang. Kasi 8 years, parang ako, in-imagine ko, oh my gosh, ano ko tatagal na 8 years sa isang kurso? Eh, grabe yung ADHD ko. So, nag-shift ako to Fine Arts. And then, sakto, doon na nag-start yung pagdating. Noong 2001, I had to stop going to school kasi naman, hindi na ako natutulog. Kasi, di ba, Fine Arts, gagawa kang plates. So, in the morning, hanggang hapon, nasa school ako. Either mag-recording ako, may show ako ng gabi. Pag uwi ko, gagawa kang plates. Natapos ako umaga. Diretso na ako school. Hindi ko kinaya. And at that time, para feeling ko nun, sige, strike while the iron is hot. Alam mo yon. Hindi ko naman alam hanggang kailan to eh. Good thing nagtagal-tagal naman. So, when did you realize na meron kang talent pala sa pagganta? Sa totoo lang, hindi ko talaga, meron ang pagdating ng panahon nun, pero hindi ko pa rin matanggap na singer pa talaga ako. Singing for me was a hobby. Mas siniseryoso ko pa nun yung guitar playing, naalala ko nun. Kasi nung pumasok ako na sa college, inisip ko nun, since wala na akong medyo career nun, di ba? Sabi ko, sige, pagkatapos ko nito, magbabarko ko. Ako tutugtog.
Ganyan, mag-session ako, tutugtog ako. Yung plano ko nun. Pero hindi ko talaga naisip kasi for me, yung singing, ang dami ko kasi naririnig na mga gagaling eh. I can sing, but not as good as these people. Mm-mm. Parang ganun yung feeling ko nun, na parang meron akong certain style, yes. Pero hindi yung parang sabihin mo tao, oh my God, ang ganda ng boses. Parang, oh. I remember, meron kaming friends, meron iba doon galing Japan, mga nagbabanda sa Japan. Tapos, naghanap sila ng vocalist kasi gusto nilang pumuesto sa isang bar doon sa may Aurora Boulevard. Mm-hmm. I don't know if you remember, there's a bar called Joker. Yes, yes. Sa may Aurora Boulevard. Uh-huh. Sabi nila, so sumama ako sa kanila, sumisession ako doon sa band nila noon. Show band to, Tita Aster, mm-hmm. Like, makanta kami ng mga horny, mga hey, mga ganyan nila. Parang 3 sets per night, ganyan. Nung sumampa kami noon, patay na araw, I think it was a Tuesday. Tapos, as in, wala nanonood, 2 table. Tapos isang table pa doon sa 2 table, yung table lang nanay at tatay ko. Okay. So isa, uh-huh. Yung nag-iisang customer, hindi nakikinig, as in, nagiinom lang. ganon siya. Oo. Sabi ko, oh my God. Gaano kakatagal doon? Siguro may 1 year doon. Matagal din. Kasi nakakatuwa lang kasi doon mo nakita yung growth na. Sa nagsimula nga kami, di ba, patay na araw, Tuesday. Walang nanonood, ganyan. Hanggang sa tumadami na. Hanggang sinalagay na kami sa Wednesday. Hanggang sa nag-Friday na kami. Oo. Hanggang sa Saturday na kami. Tapos doon din nagpunta sila Tita Margot Galliardo. Ah, okay. MG, yes. Mozo of Viker then. Yes. And Army Araulio. Yes. The Army. And Merly Supriano. They went there and then pinakalala sila sa akin na parang, oh, these are people from Vicor, parang they're interested to do your album. Kasi at the time naman, while I was doing that, ginagawa rin namin yung acoustic portion namin ni Tito Vic sa Itulaga. Okay. So okay. People can hear me sing, parang ganun. Parang interested sila to do an album based on that concept na guitar, ganyan. Sabi ko, eh ako nga, parang medyo na-burn na ako sa recording na yan. Sabi ko, I'm like, okay, sige. Very non-enthusiastic yung mga responses ko. Mm-hmm. Parang masyado na akong cynical. Yan. I was very cynical na parang I didn't wanna hope anymore. Ni ayoko maging enthusiastic about it kasi makapag naging enthusiastic ako about it, ma-disappoint ako. Mm-hmm. Another pain. Heartbreak. I didn't even know that that's what's gonna happen. And it changed you overnight. Yeah. And now, in a different capacity nun. Because as a singer, hindi na siya artista. Yes. Nung nangyari itong struggle sa'yo at saka sa pamilya mo, how did your mom, Mami Karing, at saka your dad, late dad, Daddy Dick, take it? My dad, he's always been the quiet type. And my mom naman, yan ang palahanap ng solusyon eh. But hindi kasi kami yung type ng family na we would share our troubles. Ganun yung, hanggat kaya mo i-fix yung sarili mong problema, fix it. I knew that was the problem. Kasi I remember like, go to different banks and minsan different people, may kapag-usap kami, if they could help us out, ganyan. Hindi naman kayo dumating sa point na marami kayong pinagkakautangan because less na ang dumating kayo sa ganun point. That was also the reason why you sold your house. Yeah, because we had to pay off. What about your car? The car, we didn't have to sell. It was the house. Kasi for me, that was the biggest burden. Mm-hmm. If we sell the house, we're covered. Pero hindi rin namin siya nabenta. What we did na lang was we gave it to the person na pinagkakautangan niyo ng malaki. Wow. And ako, sa totoo lang, wala akong naramdamang pain. Alam mo, wala akong naramdamang panghihinayang. I mean, we lived in that house. We had fun. We had beautiful memories. But siguro ganun lang ako. Hindi na ako masaya kasi ang dami ng problema. Probably time to move on. Pero hindi ka ba nahirap? Starting all over again is no joke. It's not easy. Well, when starting all over again, hindi siya super start in a sense na kahit paano syempre na-retain naman yung connections, the network that I had nung nasimula ako ng bata. So at least that part was pretty much covered. It's just me parang introducing myself as a singer. Parang another personality. Another personality. Another persona. Yeah. Who composed pagdating ng panahon? Edith Galliardo and Moy Ortiz. Oh my. Yeah. Edith Galliardo used to be my office mate sa Vicor before. Sila magkapatid. Vicor. Yes. Sa Vicor, yes. Si Edith at saka si Margot. Yun, sila dalawa. Tandem yan. Tita Margot was my producer. Tita Edith, our lyricist. Oo. Milestone ko siguro yun. Number one is when I became a child star. Number two, when I became a singer. But the other two important milestones in my career for me was the 2 times that, first time was that awkward stage na nalaos ako. Wow. And the second one was, ito, yung nagbago yung landscape and I really have to find myself over again. All over again. For me, those are more important. Kasi it's really the challenges that strengthen a person's character. And ang dami ko ring learnings yung time na yun, tita. Paano mo tinanggap? Mahirap yun, ha? Tapos sasabihin ka na, laos. Oh, yeah. Parang, the press were... Paano mo tinanggap yung yun? Yung press nun, ibang klase. Ibang klase talaga. Nun. At wala pang social media at that time. Wala pang social media na lagay na yun, ha? Buti na lang. Uh-oh. But ano, some were harsh. Very hurtful yun. Yeah, like,
I cannot forget this article, title ng article na yun na Aiza Seguerra, tomboy na laos pa, or laos na tomboy pa. I will never forget that. Paano mo ito na-overcome? I'm such an introverted person kasi. Even though those things might sting, it just stings. I never felt like it was a betrayal or anything na. Ang importante kasi sa akin are the people close to me. So that's my mom, my dad, my brother, alam mo yan. And if you're not my friend or if we're only acquaintances or colleagues, you say something bad about me. You know what's masakit? No, I don't even care. Okay. Kasi basta hindi galing sa mga taong mahal ko. Pag taong mahal ko, yun, that will hurt. Yung hindi ko malilimutan na yun na article title na yun. I will never forget it because tumatak siya sa akin. It created a wall. I had to create a wall. Alam ko, okay, these are the things that you say about me. Okay, ganyan kayo. Okay. Alam ko kung hanggang saan lang ako sa inyo. Hanggang saan ko lang ibibigay yung sarili ko sa inyo. Kasi if I only give this much, I won't get hurt. Kasi if I let every single thing or every single word affect me, wala, I'll be like crippled na. Alam mo yan. Alam mo, ang isa pang natutuwa ako for you, grabe ang PR, ng lalo na ng nanay mo. Si Mami Karing. My gosh, wala akong ganong klaseng talent. Alam mo, in fairness kay Mami Karing, Mami, if you're watching, this is true. Grabe. Alam mo, nakatatak sa akin yon. Like, Aiza, at that time, talagang she was a superstar, a star. Alam mo, yung pagiging ano niya talaga, magiliw, lalo na sa mga sa amin, sa mga taga-media. I still keep, Mami, what you gave me. Ano ito ni Mama Mary na naka-embossed na frame, naka-display ito sa bahay, up to now. Bigay mo sa akin, Mami. I don't think you even remember binigyan mo. She probably remember. My mom has much better memory than grabe. My mom, in fairness to my mom. And actually, nakakatuwa nga because my family, hindi naman kami showbiz family. Yes. I mean, so my dad is a government employee. My mom, she used to be a teacher. Alam mo yun, hindi siya yung para, alam niya yung dapat ko. Pero ang galing lang, kasi doon mo rin makikita how amazing my mom is talaga. Na, she's very instinctive. Yes. And alam niya, siya talaga nagtuturo na. Kasi ako talaga, like, I'm very stubborn. Alam mo yun. And I'm sure you know, like, sometimes I have the tendency na when I'm tired, like, I don't smile as often as my mom. Yes. I mean, pero siya talaga yung, nasa labas ka ng tao. Nasa labas ka, kilala ka ng mga tao. Uh-huh. Lagi magpapaalala yan. Importante na umiti ka. Importante na ganito. Importante na ganyan. Hindi naman sa para maging matakot ka, masuplado ka, ganyan. But it's more of just acknowledge that they're there. Because they know you. Marami sa atin na minumundo tong mundo na to. And alam mo yan, Tita Aster, na once minundo mo tong mundo na to, at wala kang ibang mundo, it's very dangerous, right? Correct. If you only see this as the only thing that's important, ganyan. And pleasing your audience is the most important thing, and then there's a problem there. It's very easy to lose yourself in this industry. So I made sure that the second time around, it's not gonna happen. I will always give my 10,000% every time I perform, you know, my best, my heart, my soul, when I'm on stage, or everything, every part of my job, ibibigay ko yung lahat ko. But who I am as a person, you cannot touch that anymore. 2007. Ano meron ng 2007? Hindi matandaan. Dito ka nag-out. No? 2007, anak, right? No. Earlier? During pagdating. That's why I was scared. Oh, yeah? Yeah. Baka mag-suffer ulit yung career mo. Natakot ako noon. Yung 2001 na yun. Naalala ko noon, ini-interview ako for promo. Mm-hmm. So, tinanong, that's, di ba, lagi namang tinatanong yan, kapag hindi ka nag-out, tinatanong sa'yo. May mga ganun ka straightforward na, are you lesbian? Are you ganyan? I don't remember saying yes or no. Pero parang nung lumabas yung interview, it seemed like I said yes. And I was so scared. Kasi alam natin, during that time, 2001, dito, napaka, di ba? I mean, ngayon, kahit pa paano, it's iba, better. Iba it's very different ngayon, now. Back then, it was, my gosh, career ender. So, takot na takot ako nun, kasi parang andun ako sa tsaka, ito lang, kaka-start pa lang, ito na naman tayo. Uh-oh. It was also a surprise, na it was a beautiful surprise. Because, syempre, andun ako sa, nag-overthink na ako na, oh my God, ito na naman. Wala na naman bibili. Mm-hmm. Wala na naman ganito. Wala na naman mag-appreciate. Wala na naman ang career. The public didn't care. Because they cared about the song. So, doon ko na nakita, na okay. As much as I thought, or at least people in this industry thought na importante yung nakikita nilang image na kailangan babaeng babae ka. If you put out something good and beautiful, they will still appreciate. Doon ako na-empowered I didn't have to change who I am. Sabi ko, I can be me as long as I will do my best. So, yun yung parang ano ko, I will do my best, but I'll keep this.
it's not easy being an LGBT person in this industry, especially during that time. This is a world of never-ending changes. Sometime soon, I might have my top surgery, you know, but that will not change who I am as a person. That will not change how I am with people. I'll still be me. We're pertaining to other artists who have chosen. Underwent. Diba? Have chosen to change things, diba? Sa sarili nila. Ako, for me, life is hard already. Why not let people do things that will make them happy? Lagi't-lagi tayo may matatapakan sa bawat desisyon gagawin natin. That's normal. But as long as hindi mo sila tinatapakan intentionally, hanggat wala kang tinatapakan tao intentionally, hindi mo ginawa itong bagay na to para makapanakit, hindi mo ginawa itong bagay na to para mambus ka, I think you're fine. Eventually, nakatawid ka nga at tinanggap ka. Tinanggap ka kung anong pinakita mo sa kanila. Yeah. So, pakiramdam mo. Oh my God, best feeling ever. Alam mo yun, nung hindi pa ako super out, pumunta ka sa bar, syempre makabataan mo kahit paano, may night out ka. Mm-hmm. Takot na takot kang hawakan yung kamay ng jowa mo that time kasi alam, baka majari tayo. Uh-oh. So alam mo yun, it was such a relief. Freeing feeling na, mm-hmm. Oh my gosh, I can be me. I can just be me and be normal and asarap. When did you find out na you belong to the LGBT group? Nung sperm pa lang po ako, alam mo. Kasi nag-out, matagal ka nag-out eh. Yes, I came out to my parents when I was 15. Ah, okay. So alam na ni na mami at mami. Yeah, they knew already. So imagine mo, pagdating was ilang taon ako nun. Kalimutan ko na kung ilang taon ako pagdating. So hindi na sila na-shock? Hindi na sila na-shock. Kasi my God, yun hindi ko kakayanin. Oo. Kasi sabi ko nga eh, anything outside, kaya ko. Mm-mm. But not within my core. How did mommy and daddy take it? Oh my gosh, the first time they found. Nahuli kasi ako ng tatay ko, may kasiping. Okay. So, syempre, yun ang freak out talaga. I think it's a typical coming out, ano, na una hindi nila matanggap, you know, and I tried my best na hiwalayin si girl. May part pa nga, ano, sabi ko, gusto ko maglayas, kasi pa, basta, umabot kami doon. Eventually, natanggap nila. And then, para sabi lang nila, they didn't like the girl for me because she felt, because my mom felt like she was, like, not a good influence. After noon, lahat ng girlfriends ko, pinakilala ko na sa kanila. Umiyak ba si mami the first time? My mom and my dad. Oh, yeah. The first time, oo. Talagang ano, kasi parang that time na feeling ko nagrebelde rin ako. So, pero mabuti hindi mo tinuloy yung paglalayas. Tinamad ako, tita. Kasi may bag na ako pag ano ko sa gate. Umulan. Pasok na ako sa kwarto. Diba? Gabing determinasyon ko, diba? Wala. So 15, teenager. Siguro pahapyaw. Yeah. Kasi kasama ito ng kwento mo eh. Pahapyaw lang. Paano kayo nag-cross ng landas ni Lisa? Nag-cross kami ng landas ni Lisa wala pang pagdating ng panahon. I was 2012. Yeah, I was 16. So that was 1999. So I was 16, she was 18. We met, became friends, and then... Pareho kayong estudyante. Yeah, pero college na siya nun. Okay. I was fourth year high school. Okay. Siguro there's one thing that, ano, si Lisa talaga, parang I really had this weird connection with her. Like, parang you've known someone, parang you've known this person for such a long time already na kahit ano pa din yung pagkwentuhan, kahit ano pa din yung... And I felt that way with her. Connected na kayo? Oh, yeah. Okay. Parang niligawan niya talaga ako nun eh. So, ha, wala ka dito. Hindi ka makakakontrolik sa mga sinasabi ko. She would visit me. Minsan may pasalubong pa yan. Kasi noon, kinausap ko siya, sabi ko, pahingi ako ng ano, pahingi naman ako ng tip, sabi ko, kasi gusto ko mag-UP that time. Tapos sabi niya, sige, kuha kitang form, upcat form, sabi niya. Sabi ko, sige, pahingi upcat form. Nag-text siya sa akin noon, hi, I have your form na. At that time, tita, nasa Bulacan ako, Santa Maria, Bulacan. Medyo malayo, diba? So sabi ko sa kanya, nasa Santa Maria, Bulacan ako eh, chuchu. Sige, dadalhin ko dyan yung form. Nag-effort ng ganon, katlayo. Diba? Diba? Effort yun, diba, di Aster? Exactly. Wow. Sabi ko na, type na ako nung asawa ko nung pa lang eh. So, yun, sabi ko, so, gano'n siya, sabi ko, weirdohan lang ako nung, bakit? Ba't grabe siya umi-effort sa akin? So, ayun, yung ex ko nga nung dati, hindi ako ma-effort-effortan eh. Ito talaga umi-effort para lang magdala ng form. So, I felt really, really special. She made me feel really, really special. Pero nagkahiwalay kayo. Yeah, nagkahiwalay kami. Because I think at the time, tita, si Lisa din, she was 18, alam mo yun, and... Like what I said, LGBT noon talagang hindi pa talaga, alam mo yan. Open. Di pa ganun ka-accepted. Yeah. So, para siya rin si Lisa mismo, she's like, I don't know if I'm lesbian. Sabi niya ngayon, parang I don't, I
I can't wrap my head around it yet. So parang andun pa siya nun. Silahis pa lang. Silahis pa. Pero yun nga. So when we saw each other again in 2013, sobrang accomplished na siya. Nagawa na niya yung mga gusto niya sa buhay. She got married before. So may daughter na siya. So she's a woman. So mas gusto ko yun eh. Na parang you know what you want, but still, you decide to be with me. I'm like, okay, game. So, and then parang ano siya na parang I'm her, ano ba? Isa akong chapter sa book niya na hindi niya nasaray. Oh, yes. Ako yun. Yes, so, parang, okay, since sabi niya na parang, okay, since, you know, I'm established, I know who I am. I mean, ano mo mawawala if we try. Or I just wanna see where this goes. Ando parang siya nun. I want to see where this will go. Alam na natin kung saan pumunta. Sa habang buhay. And up to now, you're actually 10 years already. Happily married for 9 years, di ba? Yeah, 9 years married, 10 years together. At saka nakikita ko yung relasyon yung dalawa. Sobrang, at saka napaka maalaga, di ba? Oh yeah. Siguro one of the reasons parang makes us a happy relationship kasi I'd like to think we're equals. Alam mo yun, yung talagang ang sarap kapag kami nag-uusap. Yung, hindi kayo nawawala ng topic. Hindi kami nawawala ng topic. As in, Tita Aster, kahit ano pa yan ha, whether about politics, creative things, chismisan, kahit ano. As in, sobra kaming in sync talaga na. Kaya malalaman mo, kunyari, may konting sama ng loob yung isa, na parang, di ba, minsan may sama tayong loob, parang, mawawala naman to eh, hindi ko na sabihin. Mararamdaman namin. Kunyari, may sama kanya, ikaw si Lisa, may sama ka na loob sa akin. Kinala kita masyado. At sa sobrang instinct natin, alam ko, kapag merong kang slight na pinagtatampo. Ikaw na gumagawa ng move. We'll talk about it. I'm okay. Pero kita ko naman yung mata. I'm okay. Pero dumating ba sa point na nag-away kayo? No, we don't fight. We discuss. Yeah, okay. We discuss. You argue. We don't even argue. We discuss. Oh, you discuss. Kasi for me, when you say fight, laging may ang goal niyan is someone has to win. Even argue, di ba? Yes. But when you discuss, you flesh it out, whatever issue it is. Because when you discuss it, you try to look for solutions. Ang goal namin, Lisa, is do we wanna be right or do we wanna go back to being happy? Kasi di ba, okay, pwede na ako maging tama ako, pero masaya ba tayo kung tama ako? Masaya ba tayo kung tama ka lang? Kasi parang for us, the most important thing in this relationship is both of us to be heard. So, kung tama ka lang, eh feeling ko tama rin ako, di hindi ako maging masaya. Pero kung narinig mo at napag-discussionan natin tong problema na to, narinig ko yung side mo, narinig mo yung side ko, then let's look for ways to find solutions para ma-appease pareho yung nararamdaman natin. Magawa ng paraan yung mga hinahanap na. So yun, we also find ways to find the right words. Kasi sometimes, diba, when mainit ang ulo natin, isa ko ano nalang nasasabi natin, lahat mabibitawan mo. We look for tools. Like yun, parang pagsaya mo kasi, hindi, ikaw eh, ginawa mo sa akin to kasi ganyan eh. Ikaw, magagalit. Sumbat ka. Para I feel like, ba't mo kayo na ako sa akin to? Pero when I tell you na, Tita Aster, I feel like, I felt hurt when you said this, and this. I mean, it's probably not, hindi naman ito yung minimin mo. I just wanna let you know that this is how I felt. So pag ganun, di ba, hindi mo ini-invalidate yung nararamdaman mo, but at the same time, nasabi mo sa kanya na ito yung nararamdaman mo. Mas kalmado. That's how we are. Anong qualities ni Lisa na talagang sobra mong nagustuhan kaya hanggang ngayon is kayo pa rin? Every single ugali. Kasi, pwedeng mabait siya, ganito, ganyan. Pero, kunyari, bawat ugali ng isang tao, may percentage yan. So, mabait, 90%, maganda, 100%, ganito, pasikaso, 70, ganyan. Minsan, kapag kunyari, isa naging 75, parang, sobra. Ito yung sa kanya, parang sakto. So, yung pagiging maasikaso, pagiging mabait, pagiging, even yung pagiging sassy niya, pagiging minsan masungit. Pati yung kapag galit siya, sakto lang. Sakto lang sa akin yung pagiging galit niya. Kasi may mga ex akong pag nagalit, parang gusto kong umalis na eh. Pero pag siya galit, parang sakto yung galit niya. Saktong percentage. Sabi ko, galing. Sobrang talino, sobrang masarap kausap. Whether kainuman or kahit ano. Ang saya kasama. Alam mo yun yung sarap magluto. Super maasikaso nga eh. Super diba? Sa lahat. Galing humalik. Sa lahat. Saka iba pa. Oo, oh, diba? Diba? Sa lahat ng bagay nga eh. Sa lahat ng bagay. What happened to your plans before na you wanted to have your own baby? Yeah, well, but my eggs are still frozen. Tatlong itlog yun. Pinangalanan ko na sila TVJ. Talaga? Kasi tatlong itlog sila eh. Oh. So, TVJ. Yeah, so frozen pa rin sila. Every year, I pay for it, for the storage. Wala eh. Right now, tita, we're very focused on our work. Teenager na rin ang anak niya. Yeah, anak-anakan mo na 15. Rin, di ba? She's my daughter. Yeah. Plants.
in the future? Well, right now, we have a new baby. It's called Fire and Ice Media and Fire and Ice. Fire and Ice. Ay, yes. Ganda. Ganda. So, Fire and Ice. Media and Productions Incorporated. Media Productions. Okay. So, production company. We service basically everything. If you need, kumbaga, activations, events, concerts. We do concerts. That's what we do now. Si Lisa is also into producing. So, Fire and Ice also produces films. So, she's partnering. And concerts as well. Concerts also. Mm-hmm. And so, films naman, si Lisa, siya talaga yung masakatutok siya. She's partnered with a lot of, different co-productions now. That's already, in production already. So, yeah. So, that's And her. You're also directing concerts now? Yes, directing concerts and hopefully films. Anong preparations mo for in directing films? I did Moel Fund kasi nung 2016 kami ni Lisa. So, that's covers one part, pero it's still really exposing yourself to what's out there. So it's basically watching so many films, makita mo kasi when you watch a lot of films, mahanap mo yung, sino ka? Same thing with music. You listen to a lot of songs, malalaman mo kung, ito yung type ko, ito ako. And from these different films or songs, makukuha mo kung sino ka. So same thing with film for me. No album? Marami lang talaga nasuot ako, but yes, that's the goal for this year. Plan to write new songs and release an album. And do a bar tour to promote it. Not only here, but also? No, everywhere. Everywhere. So, when I'm talking about bar tour, this is everywhere. So, nilang Pilipinas, pati ibang bansa. Ano pang dapat nilang abangan? Yun lang, dami na nun. Marami na nun. Ice, bago kita pasalamatan, please allow me to thank my personal sponsors. Of course. Maraming salamat sa Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland. Pandan Asian Cafe, Ever Belena, Hello Glow, Most View from Japan, Beauty Derm, Nutritech. Thank you so much to Josh De La Luna, Aficionado by Joel Cruz, Eris Beauty Care, Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia, Mesa Tomas Morato, Richie's Kitchen by Richie Ang, Nessa Stile Salon for My Hair and Makeup, Gandang Ricky Reyes, Chatertuga Jimenez, Jeffrey Jimenez, Genta America, Bebot Santos of Colorete Clothing, Studio Manila, Manila Bulletin. Thank you so much to Bobby Ricantina and of course my new sponsor, Primo Skin. At kayo mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Tiktok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan. Mag-subscribe, mag-like, mag-share and hit the bell icon of Tiktok with Aster. Every Friday po yan, 12 noon. Ang yung special message muna kay Lisa? Siguro, alam na alam mo na yun. Alam na alam mo how you color my world. You're everything to me. And things are not even half as amazing if I can't share it with you. So I love you and I'm just blessed to have you in my life. Of course, kay Mami Karing. My mama, probably the bravest person I know. Siguro if I can only have at least yung kakayanan mo to face things, I'd be honored and blessed. I love you and I hope that you'll stay healthy always. And of course, to all your fans and everybody else. To all my fans, I just want to say thank you, especially to those fans who've been there ever since I was a kid. Thank you for being with me on this journey. It's not an easy journey, but having you guys there, you know, beside me, it means so much. And, you know, every time I kita ko kayo, how happy you are when I perform or when I see you, it makes it all worth it. Lastly, to Mr. T and TVJ and the Badabar Cards, mensahe mo sa kanila. For Mr. T, I know the past few months haven't been easy, but I hope you take comfort that in knowing that we love you so much. At kahit saan ka nandun kami, sana hindi mo malilimutan yan. You will always have us, no matter what. And of course, Tito Sen, Tito Vic, and Tito Joey, kung saan kayo nandun ako, kahit anong mangyari, hindi magbabago yun. Dahil family ko kayo, and mahal na mahal ko kayo. Sige lang. I'm sure this next few months will be more amazing. So, and I'm always here. If you need me, I am just here. Thank you so much, Ana. Thank you. Ngayong mga kaibigan, maraming salamat po muli. Ito po si Aster Amoyo hanggang sa susunod na Biyernes. Dito lamang po sa Tiktok with Aster Amoyo.
Bye for now, and God bless us all.